Ito raw ang magiging senaryo ng pagkuha ng Lakers kay Bronny James. Ang 2024 NBA draft nga ay naka-schedule sa dalawang araw, na ang first round ay magaganap sa darating na June 27 at ang second round naman ay magaganap sa June 28, petsa sa atin sa Pinas. At ang Lakers nga ang may hawak ng pang 17 at 55 overall picks sa darating na draft, na pinaubaya nga muna ng New Orleans Pelicans ang pick na pang 17 na nakuha nila sa pag-trade nila kay Anthony Davis sa Lakers. At ngayon nga ay may usap-usapan na nagagamitin daw ng Lakers ang isa sa kanilang dalawang picks sa pagkuha kay Bronny James. At ang Hall of Famer at dating player ng Lakers na si James Worthy ay nagbigay ng senaryo kung saan kukunin daw ng Lakers sa unang round itong si Bronny. Nakikita raw ni Worthy na kapag nakuha na ng Lakers si Bronny ay baka paglaruin muna nila ito sa G League. At may paparating daw na malaking national game sa mga susunod na linggo pagkatapos na makuha nila si Bronny. At kapag sumapit na raw ang araw na iyon, huhugutin na nila si Bronny mula sa G League. At mangyayari na nga na maging magkakampi ang mag-amang James. Habang nabanggit nga ni Worthy na sa G League muna paglalaruin ng Lakers itong si Bronny, binigyang linaw naman ng kanilang agent na si Rich Paul na hindi two-way contract ang kailangan nilang kontrata para kay Bronny. Pero kahit na ba na makatanggap pa ng standard NBA contract itong si Bronny, pupwede pa rin naman siyang ipadala ng Lakers sa G League. Gusto nga makakampi ni LeBron ang kanyang anak at paulit-ulit na nga niyang ipinaalam ito sa lahat. Pero sinabi naman ni Bronny na ang gusto niya na ang kanyang magiging karir sa NBA ay hindi nakatali sa kanyang ama. Hindi nga naging maganda ang season ni Bronny sa USC matapos na siya ay atakihin sa puso. At siya ay nakapaglaro lamang ng 25 games para sa Trojans na 6 na beses siya naging starter doon. Nasa 19 minutes siya nakakapaglaro doon na siya ay nag-average ng 4.8 points, 2.8 rebounds at 2.1 assists. Na may shooting na 36.6% sa field, 26.7% shooting sa 3 at 67.6% shooting sa free throw line. Kasunod ng pagtatapos ng kanyang season sa kolehiyo, idineklara niya na siya ay magpapadraft na habang siya ay pumasok sa transfer portal at pinanatili ang kanyang college eligibility. Tinanggihan din niya ang alok na workouts ng ilang mga teams, maliban lang sa team ng Lakers at ng Phoenix Suns. Sa G League nga kaya ang bagsak muna ni Bronny sa pagpasok niya sa NBA gaya ng sinabi ni James Worthy, o tuloy-tuloy na maglalaro na siya sa NBA, nakakampi ang kanyang amang si LeBron.